Alamin ang mga mainit na balita mula sa ating Armed Forces. Tumutok sa 1134 kHz AM sa inyong mga radyo. At manood online, i-like at i-share ang AFP Radio DWDD Facebook page. Ito ang DWDD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Mga katropa, alam mo ba na ang DWDD 1134 kHz AFP Radio ay ang opisyal na radio station ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Mga katropa, para lagi kang updated sa inyong sandatahang lakas ng Pilipinas, siguraduhin naka-like at follow ka sa AFP Radio DWDD Facebook page at naka-tune in sa 1134 kHz AFP DWDD. Panoorin ang weekly documentary program ng AFP Radio na Ang Inyong Kawal, Sabado alas 8 ng gabi. Simulcast po ito sa Inyong Kawal Facebook at YouTube channel. And keep up the good work sa team. I am Media and Civil Affairs Group, CRS AFP. Maraming salamat po sa inyo. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio, boses ng Kawal Pilipino. Gagawa, isa na naman pong episode ng Dole sa AFP Radio, ang ating pagsasaluhan ngayong umaga. Ako po ang inyong lingkod, Carla San Diego Malaban. Ako naman po si Team Laderas. Samahan niyo kaming talakayin ang mga napapanahong balita at impormasyon tungkol sa paggawa at empleo sa ating bansa. Shoutout po muna natin ang ating mga kamanggagawang nakikinig sa Armed Forces Radio Channel, DWDD 1134 kHz. Mapapanood nyo rin po kami sa live stream sa AFP Radio DWDD at Department of Labor and Employment official Facebook pages. I-like, mag-comment at huwag kalimutang i-share ang ating episode para mas marami pang kamanggagawa at namumuhunan ang programa. Yeah, i-share nyo din yung mga ating past episodes, no? Ayan. Tuloy-tuloy pa rin tayo mga kamanggagawa sa paghahatid ng mga kapakipakinabang na impormasyon tungkol sa paggawa at empleo. At ito nga pong araw na to, no, Sir Tim, kaugnay nga nung ating patuloy na pakikiisa, kaya ka naka-violet. Yes, Ma'am Carla. sa ating mga manggagawa kababaihan, ayan, kaugnay ng patuloy nating pakikiisa sa pagsugpo ng kampanyang
wakasan na ang anumang uri ng karahasan o di kaya ang tinatawag din natin na violence against women. Yes, tama ka dyan, Ma'am Carla. At dapat hindi lamang tuwing Nobyembre hanggang Desyembre. Oo, dapat oo. Year-round yan na pakikiisa natin. Tama. At dahil nga ngayong darating na November 25 yes, ay simula yeah. na ng 18-day campaign against violence against women, isa itong nationwide campaign para mapataas pa yung ating kamalayan sa mga hakbangin upang wakasan nga yung anumang uri ng karahasan mm-hmm. laban sa mga kababaihan. Ito ay annual natin talagang ginagawa, yes. no, Sir Kim? Yung itong obserbasyon na ito, annual na nakikiisa yung dole. At kaugnay nga nung pagunita natin na yan, Sir Tim, patuloy natin itinataguyo dito sa Dole yung pantay na karapatan ng sa ating mga lugar paggawa. At kasama na nga dyan, ang pagsiguro na natatsap ng ating mga kamanggagawa, babae man o lalaki, ang lahat at tamang benepisyo para sa kanila. At ayan na nga, at dahil nga dyan, no, para sa ating mga kamanggagawang kababaihan na maari o naging biktima na nung wag naman sana pero may mga kwento talagang ganyan na nagiging biktima ng karahasan bilang suporta po at panawagan na rin sa na sana ay ma-report yung mga ganitong klase ng sitwasyon. Meron tayong tinatawag na leave para sa mga na pwedeng magamit ng mga ating kamanggagawang kababaihan. Ito yung VAWCI leave. Ayan. Yes. Pero syempre ayaw naman nating madami yan. Pero syempre, hindi naman, kumbaga hindi talaga maiiwasan. At least merong nakalaan na leave para doon sa mga biktima ng ganyang sitwasyon. Ito nga ang VAWCI leave ay additional leave benefit na ibinibigay para sa ating mga kamanggagawang biktima ng pang-aabuso, anumang forma iyan. At para bigyan pa tayo ng mas malalim na detalye patungkol dyan, makakasama natin maya-maya lamang si Director Ama Charisma Lobrin Satumba, ang Director ng DOLE Bureau of Workers with Special Concerns para pag-usapan ang nasabing leave at magbigay na rin ng updates patungkol sa selebrasyon ngayong taon ng 18-day campaign to end violence against women. Bago yan, good news muna tayo. DOLE nagbigay ng career guidance, labor insights sa mga mag-aaral sa high school sa Nueva Vizcaya upang ihanda ang mga kabataan sa kukuning kurso at tatahaking karera sa hinaharap. Nagsagawa ang DOLE Regional Office 2, Nueva Vizcaya Field Office, kamakailan ng isang career and guidance orientation para sa mahigit 150 estudyante ng tama ay nakatuon sa pagbibigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa paghahanap ng trabaho at mga magagamit na tool ng employer na makukuha sa kagawaran. Sa ilalim ng temang future mo ay mahalin, career mo ay planuhin o love your future and plan your career. And tinalakay ng nasabing orientasyon ang mga paksa tungkol sa labor market information at Public Employment Service Office Information Employment Information System na nagbibigay sa mga estudyante ng mga ideya para sa pagpaplano ng kanilang hinaharap. Hinikayat naman ni Labor Employment Officer 3, Monet Kasaway, ang mga estudyante na pag-aralan ng mabuti ang mga opsyon o mga kurso sa kolehiyo na nais nilang pagpilian. Ipinaliwanag niya sa mga mag-aaral na ang labor market information na nagbibigay sa mga naghahanap ng trabaho ng access sa isang pambansang database ng mga bakanteng trabaho. Tinalakay din ito sa orientation ang mga key employment generators at priority occupation requirements. Pinaalam naman ni PESO Coordinator Philip Rempilio sa mga lumahok ang tungkol sa PESO Employment Information System bilang employment facilitation na naglalaman ng profile ng mga naghahanap ng trabaho pati na rin ng mga potensyal na employer. Ang programang PACE o yung Employment Information System, PESO Employment Information System ay nagbibigay ng impormasyon sa mga kwalifikasyon at kasanayan
ng mga aplikante kasama ang mga bakanteng o ipinaskill ng mga employer. Ipinakilala rin ni Rempilio ang mga online resources na madaling makuha sa pamamagitan ng DOLE sakaling nais ng mga mag-aaral na kumita habang sila ay natututo. Ang mga tagapagsalita ng mapagkukunan ng programa ay nagbigay diin sa kahalagahan ng self-awareness, ang malinaw na layunin sa napiling karera, at kakayahan sa desisyon ng mga mag-aaral sa paghubog ng mga karera sa hinaharap. Mula sa probinsya ng Nueva Vizcaya, tumungo naman tayo sa Bicol Region. DOLE, binigyang kapangyarihan ang mga kabataan sa Camarines Norte. Mahigit 1,000,000 piso ipinamahagi sa higit 300 benepisyaryo ng GIP. Naglabas ang DOLE Regional Office 5 ng kabuuang halaga na higit 1,000,000 piso sa 313 mga kabataang benepisyaryo ng Government Internship Program o mas kilala sa tawag na GIP. Ang nabanggit na mga kabataan ay nakadeploy sa iba't ibang national government agencies, local government units at BLGUs mula sa 12 munisipalidad sa paligid ng Camarines Norte. Ang direktang pamamahagi ng reference number ng money remittance ay ipinapadala sa 313 GIP intern bilang stipend o sweldo katumbas ng 10 araw ng kanilang trabaho sa halagang 365 pesos bawat araw na kasalukuyang minimum wage sa Bicol Region. Isa sa mga benepisyaryo ng GIP si Joshua Ray Blaser, 22 anyos na nakapagtapos ng kursong BS in Information Technology sa Camarines Norte State College at isang intern beneficiary na nakatalaga sa Department of Information and Communications Technology o DICT ng Camarines Norte. Ayon kay Joshua, nagpapasalamat siya sa DOLE dahil malaking tulong ang programang GIP sa kanya. Dahil dito, mabilis siyang nagkatrabaho pagkatapos niyang graduate sa kolehiyo kung saan agad siyang nakaranas na makitungo sa iba't ibang tao at natutong maging team player. Dagdag pa niya bilang GIP ay malaking tulong sa pang-araw-araw na pangangailangan ng kanyang pamilya. Isa pang GIP si Monica Abogado, 22 taong gulang na nagtapos naman ng kursong BS Accountancy sa Mabini Colleges Incorporated at naitalaga bilang intern sa Department of Labor and Employment, Camarines Norte. Gaya ni Joshua, malaki ang utang na loob ni Monica sa programang GIP ng DOLE dahil nakatulong din ito sa pang-araw-araw nilang gastusin ng kanyang pamilya. Ayon pa sa kanya, sa sweldo niya bilang GIP, doon niya kinukuha ang buwan ng pambayad nila sa kuryente at wifi. Sa bahagi naman ng DOLE, tiniyak ni DOLE Bicol Regional Director Maria Zenaida Anggara Campita sa mga benepisyaryo ng programa na ginagawa nila ang lahat ng pagsisikap upang mapabilis ang paglabas ng mga stipend o sweldo para sa mga GIP interns. Ang Government Internship Program ng DOLE ay isang career bridging program na naglalayong mabigyan ng trabaho ang mga kabataan, particular na ang mga mahihirap. Nagbibigay ito ng 3 hanggang 6 na buwan na internship sa mga estudyante sa high school, technical vocational, o mga nagtapos sa kolehiyo na nais magpatuloy ng kanilang karera sa pambansa o sa lokal na pamahalaan. Nagsisilbi itong training ground ng mga magiging ganap na kawanin ng gobyerno at makakatulong sa paglikha ng competitive at experienced workforce. Balita naman tayo mula sa Visayas. Mga vendor ng Ronda Cebu, negosyante na. Mga vendor sa Ronda Cebu na nakapag-avail ng tulong mula sa Department of Labor and Employment
may kanya-kanya ng negosyo ngayon. Kamakailan lamang, nagpamahagi ang Dole ng mga nego cards o negosyo sa kariton sa iba pang at iba pang mga materyales at kagamitan na kakailanganin sa pagpapatakbo ng proyektong pangkabuhayan ng 23 profiled informal sector workers sa nasabing bayan. Nagsagawa ang mga benepisyaryo mula sa informal na sektor ng kani-kanilang kabuhayan sa larangan ng welding, karinderiya, pag-iimprenta at pananahi kung saan pinondohan ito ng Dole Regional Office 7 ng kabuuang halaga na 636,320 pesos. Siyam na benepisyaryo ang tumanggap ng kanilang NegoCart Assistance Package na nagkakahalaga ng mahigit 27,000 pesos bawat isa. Ito ay binubuo ng cart, kalan, gas tank, cooking utensils, packaging materials, at starting capital para sa burger patties, hot dogs, at potato fries. Nagpalabas ang Dole Central Visayas ng kabuuang halaga na 245,970 pesos para naman sa mga nego cart na ipinamahag. Isang benepisyaryo ang tumanggap ng automatic heavy-duty industrial sewing machine, mga sinulid, fabric cutter, tape measure at iba pang gamit sa pananahi na nagkakahalaga naman ng 28,750 pesos para sa kanyang dressmaking project. Umabot sa 204,400 pesos ang halaga ng heavy-duty burner, LPG tank, na may regulator, mga kawali, kaldero, tasa, sandok, kaserola, ang laman ng bawat kit na binigay sa pitong benepisyaryo ng mga negosyong pang karinderya. Tatlong benepisyaryo din ang tumanggap ng heat press machine, laminating machine na may trimmer at corner rounder, mga film, PVC cutting machine, reams ng papel, bote ng mga tinta at iba't ibang t-shirt, bukod sa iba pa na binubuo naman ng 80,400 na halaga ng livelihood assistance package na inilaan para sa kanilang printing business. Tatlong iba pang benepisyaryo ang malapit ng magpatakbo ng kanilang welding business matapos makatanggap ng welding portable machines, rods, helmets, magnets, framing jigs at iba pang kagamitan na kailangan. Umabot ito sa 76,800 ang kabuuang halaga ng proyekto. Ayan, alam niyo na kung ano yung matatanggap ninyo kung ito yung mga livelihood na gusto niyo. Pwede kayong humingi ng assistance sa Dole. Ayon kay Dole Cebu Provincial Field Office OIC Vivencio Lagahid, ang mga kit na ipinamahagi ay naglalayong magbigay ng living wage sa mga benepisyaryo na katumbas nang sa mga manggagawang kumikita ng minimum wage. Kung kaya't hinihimok sila ng Dole na magsikap na pangalagaan ang mga ito upang makatulong sa pagpapalaki ng kanilang kita. At higit sa lahat ay upang kalaunan ay makapagbigay din sila ng trabaho. Ayon pa kay Lagahid, tutulong ang project management team na pinamumunuan ni Ronda Mayor Terence Mariano Y. Blanco bilang chairman sa pagtiyak na lubos na maipapatupad at mamomonitor ang mga livelihood projects. Sa isinagawang turnover ceremony, nangako naman ang mga benepisyaryo na gagawin nila ang lahat para alagaan ang tulong na ibinigay sa kanila ng Dole at sinigurong hindi masasayang ang mga ito. Ang livelihood assistance na ibinibigay sa mga benepisyaryo ay sa ilalim ng Dole Integrated Livelihood and Emergency Employment Program o DLEEP na naglalayong makatulong sa pagbawas ng kahirapan at sa panganib ng mga mahihirap at mga walang kakayahang manggagawa. At yan po ang mga good news na tampok natin ngayong umaga. Susunod na po ang ating panayam kay Dole Bureau of Workers with Special Concerns Director Ama Karisma Lubrin sa Tumba patungkol sa selebrasyon ng 18-day campaign to end violence against women at ang Bausi Leave. Mamaya po yan pagkatapos ng ilang mga paalala.
Oras natin, 20 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Alamin ang mga mainit na balita mula sa ating Armed Forces. Tumutok sa 1134 kHz AM sa inyong mga radyo. At manood online, i-like at i-share ang AFP Radio DWDD Facebook page. Ito ang DWDD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Mga katropa, para lagi kang updated sa inyong sandatahang lakas ng Pilipinas, siguraduhing naka-like at follow ka sa AFP Radio DWDD Facebook page at naka-tune in sa 1134 kHz AFP DWDD. Panoorin ang weekly documentary program ng AFP Radio na Ang Inyong Kawal, Sabado alas 8 ng gabi. Simulcast po ito sa Inyong Kawal Facebook at YouTube channel. And keep up the good work sa team. I am Media and Civil Affairs Group, CRS AFP. Maraming salamat po sa inyo. Game 1, 2, and Paatuhon, balik at ulo, itapwetan, baywang at sus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino.
Nagbabalik po kami ulit dito sa Dole sa AFP Radio. Nakikiisa po ang Department of Labor and Employment sa panawagang wakasan na ang anumang uri ng karahasan sa mga kababaihan o violence against women. Bilang suporta sa panawagang ito, ang ating mga kamanggagawang kababaihan ay na nasa ganitong mga nakakalungkot na sitwasyon ay may pwedeng i-avail na leave na maaari nilang magamit para sa paraang nais nila na konektado dito sa kanilang pinagdadaan. Yes, ang layunin ng okasyon na ito, Ma'am Carla, at iba pang detalye tungkol nga dito sa VAWSI leave. Yes, ayan. Yan ang pag-uusapan natin ngayong umaga kasama si BWSC Director Ama Charisma Lobrin sa Tumba. Magandang umaga, Director Cha, at good welcome back po dito sa Dole sa AFP Radio. Hi, Tim and Carla. Andito na naman ako, no? So yes, ma'am. Thank you very much po sa patuloy na pagpapa-unlock po sa amin dito. Isa ka na Kaya po sa naman. You look both good, ah. Thank you, ma'am. And rin po, Director. You as well, ma'am. Ayan, diretso na tayo, Director, sa ating topic for the day. Ayan, sa darating po na Sabado hanggang sa kalagitnaan po ng Disyembre ay muli po tayo makikibahagi dito sa Dole sa pagsusulong na wakasan na po yung karahasan na dinaranas ng ating mga kasamang mga kababaihan. Makibahagi naman po sa ating mga viewers and listeners, ma'am, kung ano po ba yung kahalagahan nitong 18-day campaign to end violence against women at saan po ba nakasentro itong pagdiriwa ngayong taon dahil annual po ito na kampanya po natin. Tama po, Director? Yes, Carla, yearly siya at salamat sa oportunidad na binigay niyo sa akin, no, para pag-usapan natin ito at mas maraming makarinig, no, lalo na sa ating mga kababaihan at pati na rin sa kanilang mga partners, no, para alam din nila yung kanilang mga roles at responsibilities, no, bilang mag-partner, no. So ang taunang kampanya na ito ay isinasagawa upang pataasin ang kamalayan sa usap din patungo sa karahasan na dinadanas ng mga kababaihan sa iba't ibang parte ng mundo. Ang Pilipinas ay nakalihok sa kampanyang ito simula pa noong 2002, Tim and Carla, so matagal na tayo, 21 years na, no? At base, alam niya ba na base sa datos ng Philippine National Demographic Health Survey na inilabas ng PSA noong 2022, 18% ng mga kababaihan sa ating bansa, no, na nasa edad na 15 hanggang 49 years old ay nakakaranas ng karahasan. 18%, no? So, maaring physical, sexual, o emotional mula sa kanilang asawa or intimate partner. At ngayong taon, ang ating tema, no, ng 18-day campaign to end VAW ay may United for a VAW-Free Philippines. So, yun ang pangarap natin na eventually wala ng karahasan na mararanasan ang babae, pati ang lalaki at kung sino man, no? Kaya we want to have a VAW-Free Philippines. At hinihikayat na bawat Pilipino na makiisa sa pagsusulong na wakasan ang anumang uri ng karahasan. Yes po. In relation po, Director Cha, dito sa ating taunang observance ng 18-day campaign, ano po yung mga programa at serbisyong inihahanda ng Dole para dito sa nasabing selebrasyon, Director Cha? Ah, okay. Very active lagi team ang Dole sa 18-day campaign, no? At nangunguna tayo sa pag-post ng mga impormasyon at sa kampanyang ito, pati na rin ang mga batas patungkol sa karahasan sa ating official website at sa social media network ng Dole. So nagpapasalamat kami sa IPS, no, sa pagtulong lagi sa amin na ibahagi yung impormasyon na ito sa mga tao. Okay? At sa pangunguna naman ng ating Bureau of Working Conditions headed by Director Alvin Corada ay magsasagawa sila ng online technical session patungkol din yung napiling topic, yung ating 10-day VAWSI leave. So yun, marami pang mas makakaalam, no, ng mga babaeng manggagawa. Ilan lamang ito sa mga activities natin at actually bawat regional office natin ay mga iniisip na mga either orientation or mga iba pang activities, no, para i-celebrate itong 18-day campaign. Ayan. Ayan, nabanggit niyo po, Director Cha, yung itong special na leave para dito sa ating mga biktima ng VAW. Ayan. Isa po kasi dun sa mahalagang contribution po ng Pilipinas dun sa End VAW campaign, itong pagsasabatas ng Republic Act 9262 o yung mas kilala bilang
Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Nakapaloob din dito, Director Cha, ano po, yung pagbibigay natin ng leave para sa mga biktima ng pang-aabuso. Director, pwede niyo po bang i-explain kung ano po ba itong special leave benefit na ito at sino lamang din po ba yung pwedeng makapag-avail nitong VAWSI leave? Sige, so thank you, Carla. Yun doon sa Republic Act 9262, no? Ang mga babaeng manggagawa na nakakaranas ng pang-aabuso mula sa kanilang asawa or intimate partner, so kahit hindi kasal, no? Ay entitled na makapag-avail ng 10 araw na paid leave, bayad na leave, no? Upang asikasuhin ang mga, kung may mga medical or legal concerns sila. Sabi nga ni Tim kanina, ito siguro yung special leave benefit tayo mong magamit, di ba? Yes, totoo, ma'am. Pero dahil nire-recognize natin na may mga ganitong nakakalungkot na sitwasyon ng mga kababaihan, ay binigyan sila ng ganitong benefit ng ating batas. At ito ay dagdag pa sa benepisyo at iba pa sa mga leave benefits, no, na nakasaad sa ating labor code or even sa civil service rules and regulations para naman sa mga government employees. At iba pang umiiral na batas o polisiya ng kumpanya. So ito ay over and above, no, additional benefits. Yeah, so dapat hindi siya mababawas, no, Director, siya dun sa mga existing mo na mga leave, mga vacation sick leaves. Yes, tama, Carla. Iba pa ito. Para naman po, Director Chan, sa kaalaman ng ating mga kababaihang manggagawa na mangangailangan nitong 10-day VAWSI leave, ano po ba yung process ng availment at ano din po ba yung mga requirements na dapat nilang isubmit sa kanilang mga employers para makapag-avail po nitong additional leave benefit? Okay. Mahalaga ang role dito, team, ng ating local government units, lalo ang barangay, okay, no? Kasi upang maka-avail ng nasabing leave benefit, kinakailangan lang na magpakita ng kanyang employer, no, ng certification galing sa barangay chairman o barangay kagawad, o kung wala, kung hindi siya makakuha doon, o prosecutor or clerk of court na katibayan na may nakabinbin na kaso o reklamo patungkol sa VAWSI. So kasi meron kami doon sa aming mga frequently asked questions, halimbawa may babae na may black eye pumasok sa opisina, pwede ba siya mag-avail ng VAWSI leave? Hindi po eh. Kailangan merong nag-apply siya ng protection order, no? At merong nakabinbin na kaso at kailangan niya ng VAWSI leave para asikasuhin yung mga medical or legal concerns na kaakibat ng kanyang pagre-reklamo sa korte. As with other benefits naman po, dear Chano, kailangan syempre natin ng documentary na requirements para mapatunayan na pwede silang makagamit itong benepisyo. Tsaka ipapaalala lang natin, no, yes, Ma'am, okay, Director Cha, tsaka Ma'am Carla, na hindi lang po physical yung pang-aabuso, yes, pwedeng emotional. Yes, so nabanggit yan ni Dear Cha kanina, yung may sexual, physical, and emotional. Yes. Yung iba't ibang types ng abuse. Yes, anumang forma yan, pwede mong ireklamo. Yes. Especially sa barangay. Kahit nga, Tim and Carla, yung economic abuse eh. Parang, okay. Oo, ka parang trabaho, parang ganyan. Yes, o kaya yung mga aksyon na nag-a-attempt na maging financially dependent yung babae. So, kaya consider din economic abuse. Ah, okay. Ayan. Director Cha, bigyan pa natin ng karagdagang detalye, no, about dito sa VAWSI leave. Paano naman, Dear Cha, kung katulad po ng mga vacation leave natin or sick leave na hindi natin nauubos, eh, napupunta po siya, nagagamit po natin siya sa mga susunod na taon. Ganito rin po ba ang VAWSI leave? At maaari din po bang ma-extend kung sakasakali yung 10 araw na ibinibigay natin, Dear Cha? Okay. Yun lang, ano, itong leave na ito ay hindi siya cumulative o naiipon. Excuse me. Kasi ito ay, di ba, ang rason nito ay benefit siya para sa mga babaeng na nakakaranas ng pang-abuso. So, hindi siya naiipon, unlike other leave benefits na meron tayo. At kung ito ay na-extend, kung kinakailangan o kung nakasaad dun sa protection order, no, na inisyo ng barangay o korte, maaari naman itong extend o pahabain. So, maganda, parang crucial din yung pang-unawa ng employer. Yeah, yun talaga ang kailangan natin dito. Yes, kasi sa usapin ng netong VAWSI leave,
maaaring tumagal din no, pag sa korte, pag umaharap yung biktima. Haba ang proseso eh, kapag nasa korte na ang isang kaso o yan. Regarding pa rin po dito sa guidelines no, na sa 10-day vow si Leave Director siya, ang susunod na katanungan, maaari po bang ipunin at i-monetize ng ating mga kababaihang manggagawa yung hindi nila nagamit na vow si Leave? Ah, okay. So yung team ano, yung sadly no, hindi siya pwedeng ipunin o i-monetize or i-convert sa cash. Talagang ang purpose lamang nito ay para maasikaso yung mga kailangan niyang lakarin ano doon sa kanyang sa korte, sa pag-asikaso ng kaso niya sa korte. So hindi siya ipunin or ma-convert sa cash. Okay. So, klaro, oo, klaro yan para sa ating mga kamanggagawa. Ayan, nabanggit niyo po kanina, dear Cha, na very important po no dito sa pag-a-avail ng vow slip, yung suporta ng ating mga employers. Ano po ba yung hakbang naman na ginagawa ng DOLE para mapataas yung kamalayan naman ng ating mga employers, lalo na dito sa lalo na yung ating sa ating mga manggagawa sa usapin po nitong vow slip. Okay. Mahalaga talaga ang information, Carla and team, eh. Kasi yung kahit siguro yung mga babae no, na nakakaranas nito, parang nahihirapan din sila na magsabi sa lawyer nila, di ba na ako'y binubugbog, ako'y nakakaranas ng ganito. Kung ikaw, itatago mo na lamang sa sarili mo yun, di ba? So kailangan talaga ng enabling environment na yung kumpanya ay sumusuporta sa mga ganitong batas. No? Kaya yun, patuloy kami with the regional offices at katulad nyo rin no, na nag-orient, nagbibigay ng IEC materials, nag-educate sa ating mga employers, hindi lang sa mga kababaihan, ano ba ang nakasaad dito sa batas na ito at anong entitlements para sa kanila. At sa policy level naman, no, Team Carla, member rin tayo ng Interagency Council on Violence Against Women and Their Children. So yung Interagency VAUSI, member tayo sa DOLE. At doon ay tumutulong tayo para pa ano pang pwedeng improve no, sa ating mga polisiya, sa ating mga programa, no? At regular din yung pagsasagawa ng inspeksyon sa kagawaran ng mga pribadong establishmento. So mahalaga yung role ng ating mga inspectors, no? At bukod dun sa pag-inspect dun sa compliance dun sa 10-day vow si Leave Team and Carla, marami tayong mga women-related ano laws and policies na kasama sa inspection checklist, no? So pwede pang banggitin ko na rin para alam ng go ahead tao. Sige, so related dito yung nasa inspection checklist din yung compliance sa anti-sexual harassment law, no? Yeah, meron pa silang committee on decorum, di ba tayo? Meron din tayong code. Yes, code. Meron pa silang polisiya against sexual harassment, no? May programa pa sila. Tapos ano, yung ngayon, yung next time siguro ito naman yung pag-usapan natin, yung bagong batas, yung Republic Act number 113-13 or Safe Spaces Act. Ito kasi yung 10-day vow slip kasi para ito talaga sa mga kapabaihan nito. Itong 113-13 na batas, no, Safe Spaces Act, gender-based sexual harassment siya. So, a gender-based harassment. So, kahit anong uri no, ng karahasan na ginagawa, regardless of gender. Mas inclusibo. Yes. Mas correct. Mas inclusive siya, no? So, whether na hindi lang siya sa workplace, pati sa public spaces, nasa streets ka, nasa palengke ka, yun. Kaya mas mahirap din siyang i-enforce, pero meron ng ganito ngayon. At yan ay isa sa mga advocacies natin, no? At isa pa na development, magandang development na babahagi natin ngayon, no? Meron kasing ILO, International Labor Organization Convention 19, or yung Violence and Harassment Convention, no? Ang ito ay inaprubahan na ng ating presidente, si Presidente BBM, no? Ang mga dokumento patungkol sa convention na ito at inendorso na ito sa Senado upang simulan ang proseso ng pagra-ratify sa nasabing convention. At titingnan natin ngayon kung yung ating mga batas ba ay aligned na sa ating convention. Itong convention na to ang nakikita natin na nakatapat, no, ang core ng ating Safe Spaces Act at maaari pang i-improve pa yon. Yun ang mga ilan sa mga programa at mga polisiyo natin sa Team and Carla.
So talagang makikita natin, no, dear Chaser team, na pinapalakas talaga ng ating, di lang dito sa bansa, no, international na yung approach natin to end yung violence against women. Yes, oh, actually tayo rin nakikisa, no, kasi international observance. Yes. And wow. Yeah. So talagang maganda rin malaman natin, no, magiging milestone tong pag-ratify ng ILO convention. Yes. Okay. Kasi parang isi-synchronize niya yung mga programs and efforts natin para wakasan nga tong ano, karahasan sa kababaihan. Yes. Sana sa susunod, no, dear Chana, safe spaces naman yung pag-uusapan natin, 'di ba? Sige, para... oo, pag-usapan natin. Apo. Ayan. Pero balik tayo dito sa VAWSI Leave Dear Chana. Meron po bang parusa tayo sa mga employer na mapapatunayan po na hindi po mapayag na magbigay nitong 10-day VAWSI leave sa kanilang empleyado na naging biktima po ng pang-aabuso? Meron po ba tayong ganon, Dear Cha? Meron, ano, Tim and Carlin. Kaya kaya patuloy yung information na binibigay natin sa kanila. Pero covered na sila ng labor code and civil service rules and regulations, no? Merong fine and may fine and imprisonment. Fine. No? Labor code. So, ayun. Oh, may pero fine. Pero syempre, ang approach developmental lang approach natin din ni Carla. Kailangan kung hanggat ma-encourage ang ating mga kumpanya na suportahan itong mga inisiyatiba kasi mapapabuti rin ito para sa kanilang kumpanya, eh, 'di ba, na malaman ng mga tao na ay okay sila ay against violence, no, against violence. Parang advocate sila ng violence against women. Nakataas din po ito, dear channel, ng moral po doon sa mga employees nila, lalo na doon sa mga kababaihan nila ng mga empleyado. Tama, tama. Yes, kasi pagka maayos, di ba, pag maayos ang sitwasyon natin sa ating mga pamilya, ay mas productive tayo. Yes. Na nakakaganang magtrabaho. At alam mo na may malasakit sa'yo. Yes. Tama. Ito pong susunod na katanungan naman, Director Cha. Paano at saan naman po maaaring mag-report yung ating mga kababaihang manggagawa kung sakaling may katanungan sila patungkol dito sa 10-day VAWSI leave at pag-aabail po ng mga benepisyong dapat nilang natatanggap, Director? So doon sa mga nakikinig ngayon, ano, yung tanong ni Tim, meron tayo ngayon ating Dolly Hotline, Tim and Carla. No? 134 Dolly Hotline 1349, no, kung may tanong kayo doon sa VAWSI leave. Pero pwede rin po kayo na ano, lumapit sa ating mga regional or provincial offices. Nag-google naman po, kahit tawag lang yung kanilang mga telephone numbers kung may mga tanong pa kayo para mas masagot agad, no? Ayan. So, maaaring din silang, yung regional and provincial offices, mas okay din. O, lahat naman po ng ating mga probinsya ay may mga DOLE offices dyan. Regional offices, may field offices at mga satellite offices din tayo. So, pumunta sila doon sa malapit na DOLE office. Or kung sakali man, pwede rin silang sumangguni na sa ating mga barangay, sa mga LGUs. Kasi doon din, kailangan din natin yung document requirement na yun. Oo, tsaka ang pagkakaalam ko, meron din tayong mga established na barangay help desk. Barangay Bau Health Desk. Mm-hmm. Oo, tama. Ayan, dear Chana. Yes, team. Pinakamalapit. Opo. Ah, ayan. Pinakamalapit sa barangay. Kung walang DOLE office na medyo malapit, punta ka na sa barangay. Ayan. Dear Chana, sa inyo na po yung pagkakataon para magbigay ng mensahe sa ating mga kamanggagawa, lalong-lalo na at patuloy tayo na nakikiisa sa 18-day campaign against violence against women and children. Go ahead po, dear Cha. So muli, ano, ako'y nagpapasalamat sa inyo sa pagbibigay ng oportunidad na makapagbigay pa ng impormasyon patungkol sa 10-day VAWSI leave at sa 18-day campaign natin, no, against on violence against women. Sa darating na November 25 hanggang December 12, ito po yung date ng campaign natin, ay magtulungan tayong palaganapin pa ang kampanya laban sa karahasan at pang-aabuso kasi ang gusto po natin ay VAWSI Free Philippines para po ito sa ating pamilya,
para sa ating mga kapatid, sa ating mga kaanak, sa ating mga kaibigan, ano, yun. At kami po sa DOLE ay nakikiisa at patuloy na magsasagawa ng mga advokasya tungo sa pagkamit ng pangarap na ito at goal na Vow Free Philippines. Salamat, Team and Carla. Ayan, maraming maraming salamat po, Director Cha. Hindi na namin kayo patatagalin pa. Maraming salamat po sa pagpapa-unlock nyo sa amin dito sa DOLE sa AFP Radio. Sa susunod, ma'am, safe spaces naman tayo. Stay safe, Director Cha. Thank you very much. You too. God bless. Thank you, ma'am. At narinig po ninyo, mga kamanggagawa, si BWSC Director Ama Charisma Lubrin Satumba. Maaari nyo pong bisitahin ang kanilang official website sa www.bwsc.gov.ph para sa detalye ng iba pang mga serbisyo at updates ng BWSC para sa inyo, mga kamanggagawa. Ayan, meron din silang Facebook page. I-follow nyo na rin po dyan. I-follow nyo na rin po yung kanilang Facebook page. I-type nyo lang, DOLE, Bureau of Workers with Special Concerns, dyan sa inyong Facebook search bars para naman updated kayo dun sa mga programs and services na binibigay nila. At dito sa mga ganitong kampanya, dahil lahat yan naka-update sa kanilang Facebook. At para naman po sa ibang mga labor-related na katanungan o kung may nais pa kayong malaman o ireklamo, bukas din po 24/7 ang DOLE hotline 1349. I-dial nyo lamang po yan sa inyong mga telepono. Maaari din kayong tumawag sa aming DOLE mobile hotline number 0931-066-2573, Lunes yan hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Kung ayaw nyo namang tumawag, maaari kayong mag-send ng email sa hotline1349@dole.gov.ph o kaya mag-direct message sa aming Facebook page para sa inyong mga labor and employment concerns. Siyempre, hanapin nyo lamang ang official at verified Facebook page ng Department of Labor and Employment. Ayan, binigyan na namin ang iba't ibang ways para makontak nyo ang DOLE. Ayan, so tawag na po kayo. Ang aming hotline ay libre. Ang pag-send po ng Facebook, DM ay libre. Ayan, so handa po kayong tanggapin ang ating mga contact center representatives. Ayan, so ilike nyo rin po, mga kamanggagawa, ang ating Facebook page at mag-subscribe sa ating YouTube channel para lagi kayong updated sa mga balita at programang hatid ng DOLE para sa inyo. At isa na naman pong episode ang ating napagsamahan, mga kamanggagawa. Sa susunod na Martes, isa na naman pong programa ng DOLE ang ating tatalakayin dito pa rin sa Armed Forces Radio, DWDD 1134 kHz at DOLE Official Facebook. Sa ngalan ng aming mga kasamahan dito sa DOLE Information and Publication Service at sa tulong ng ating mga katropa sa Armed Forces of the Philippines Radio, ako pong muli si Team Laderas. Ako naman po, Carla San Diego Malabanan. Tutok lang po sa susunod na episode ng ating programa para sa iba pang serbisyong hatid ng DOLE para sa bawat manggagawang Pilipino. Dito lamang po yan sa DOLE sa AFP Radio. Time check, 11:48 a.m. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.